Hello mga ka-genius, ito naman po tayo, DJ Henyo, and this is my vlog, and after New Year po, may natirang pagkain, lalo na yung mga sweets na Pilipino, meron po tayo ngayon na leftover, like yesterday, meron po tayong mga blanca, and ube. So, kahapon, I have no time to try them, but buti na lang, pinadala sa akin ng aking grandma. So, ito po ay parang, hindi naman po food network, pero parang test network. So, kung ano po ang lasa ng ube at ng mga blanca. So, first, I'm gonna try ube. So, malambot po siya, and somebody told me na kaya po siya malambot ay pure ube siya. So, homemade po to, so hindi po yung nabibili namin sa mga Filipino store like Seafood Island Pacific or somewhere there. So, iba po talaga ang homemade tsaka pure ube. Of course po, pag malambot, it means parang melt in your mouth. So, masarap, napakasarap po ng ube. Yeah. Wow! Yun lang po, matamis. Napakatamis. Oh man, it's good. Iba po, hindi ko po sure kung sino gumawa, pero napakasarap ng ube niya. Maybe after this vlog, kakainin ko to the whole thing. Okay, so let's move on to mga blanca. Titikman po natin mga ka-genius. At tingnan niyo po, wala pong bawas. So, hindi po lang po ilang calories ang ma-added sa akin right today. Kasi, pag nasarapan po tayo, baka maubos natin today. So, try na po natin. Buti hindi naman po siya ganun katamis. At yun, may corn na akong nalalasahan. Yung para po siyang jelly. Tsaka po yung latik. Pag nag-mix up po yung tatlong ay ano po na yun, na ingredient. Pilipino-Pilipino po talaga, lalo na po yung latik. Latik, I don't know kung ano sa Tagalog, pero sa Kabampangan, ganun po, latik ang tawag po namin, pero I hope you guys get it already. Kung ano po yung nasa top, yung brown top. Try it again. Baka po, sure. Melt in your mouth pa rin po. Ganun po ang masarap na Pilipino ano po, mga kakanin. Iba po talaga. So mga ka-genius, ito na po ako, DJ Henyo. This is my vlog.